myself. Super seryoso at possessive. Pag-usapan natin ngayon yung movie na Moonlight Butterfly. Ito itong call sa isang GRO na siyempre GRO na may naka ano siya, may naka-relasyon siya na tatlong lalaki. So una yung boyfriend niya, si Albie Casino, si Kit Thompson, sa isang siguro lang kung ano yung pangalan ng isang lalaki. Basta tatlo. Pero bago yan, roll intro. Yun! Eto na! Ang movie na to ay dinirect ni Joey Lamangan. At nung una akala ko puro sex na lang naman tong movie na to. Advance ako mag-isip. Pero kalaunan ay meron din pa ng mga backstory. Bro, what are you talking about, man? Na nagkaroon bigla ng mga tungkol sa terorista. Kasi pinakita rito yung backstory ni Dennis na ginanapa ni Christine Bermas. Siya yung pinakabida rito. Tinawag siya na Moonlight Butterfly ni Kit Thompson na may issue ngayon. Oops, issue. Nakapakialam. Usapan natin yung movie. Maganda yung execution ng movie. Hindi siya ganun kabastos. Since, siguro gusto nila ipakita rin yung acting skills ni Christine Bermas dito sa pelikula na to. Tungkol siya sa isang GRO na nasangkot sa tatlong lalaki. Kinailangan niya na kumayod para sa pamilya niya kasi yung nanay niya merong sakit sa kidney. So, nagdadialysis yung nanay niya. Eventually, in the end, kasi ang pakita sa ang palabas sa kanya dito na character is isang babae na matalino. Hindi nga lang natuloy sa pag-aaral, pero matalino. Napunta na siya sa pag-GR kasi kailangan lang talaga niya ng pera para tustusan yung pamilya niya since breadwinner siya ng family. Okay sana yung movie, kaso ewan ko, nasaguan ako sa ending. Kasi ang nangyari, dahil nga may mga terorista na na pumunta dito sa Pilipinas na nagpapasabog ng mga punsang sabi ng lugar, nangyari, pinasabog niya yung sarili niya. Hindi ko alam kung bakit ganun yung ending eh. Diba? Parang, ano, sacrifice for the country, sacrifice para ang corny ng ending. Nilagyan niya ng bomba yung sarili niya, sumabog lang ng sila na sa isang hideout ng mga sindikato na or mga terorista na sumasakop sa Pilipinas na napunta sa Pilipinas. Maganda din naman, may mga sides siya na tulad nung isa, yung kapatid niya merong hindi ko alam yung tricycle driver na laging service nila na nagkagusto sa kanya. Siguro kung i-rate ko tong movie na to, mga ano lang siya. Paano ko i-rate tong movie na to? Siguro mga 4 out of 10. Hindi siya ganun kaganda na movie eh. Parang movie siya, nakala mo puro ano lang eh. Since GRO nga yung ganap ni Christine Bermas, no? Isipin mo, puro ganun na lang yung mangyayari. Puro sex. Pero nauwi din sa violence. Kasi nga, dahil sa mga terorista na nakasalamuhan nila. Tapos meron ding betrayal dito eh kasi dahil dun sa tinutime siya ng boyfriend niya. Pinagpalit siya sa best friend niya, si Grace. Ang daming twist and turns ba tawag dun? Na parang conflict na nangyari. Eh pinakahuli nga is yung sa terorista. Maganda naman yung pagka-shoot nila. Kumbaga parang indie yung dating. Kasi mayroon doong eksena na naglalakad si Christine Bermas. Siyempre sinusundan siya ng camera. Ano? Tapos lalakad na siya. Uga-uga, parang ganun yung camera. So yun, kung may time kayo, panoorin nyo itong Moonlight Butterfly. Available siya sa Viva Max. For only 149 pesos, unlimited watching. Pwede naman mag-binge watching sa Viva Max na mga kung ano-ano ng pelikula. Nandun yung Taya. Nandun yung movie ni AJ Rabal, ni Angelicang, Silip sa Apoy, Madjong Nights, Palitan, basta marami movie. Marami ding movie sina
Jana Gibbs, Andrew A, at kung sino-sino pa, Maui Taylor, nandun sila lahat. So, subscribe na kayo sa Viva Max, and subscribe na rin kayo sa channel ko since napadaan kayo rito. No? Salamat sa lahat ng mga nagko-comment. Na-appreciate ko lahat yung comments ninyo. And salamat sa mga nagsasubscribe. Malapit na nating malapit na nating maabot yung pangarap natin. Kaya, salamat sa inyo. Kung napanood nyo na itong movie na to, comment kayo sa baba. Tingnan natin kung pareho yung opinion ko sa opinion ninyo. Alright, so that's it for this movie review.